Naghahanda na po ang ilang lokal na pamahalaan sa pagdating ng bakuna kontra COVID-19. Ang Marikina nakatutok sa pag-iimbakan ng mga bakuna at sa pagsasanay ng mga magbabakuna. Ang San Juan City naman, pinraktis na ang magiging proseso sa aktwal na pagbabakuna. Yan po ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Kapag nagsimula ng pamamigay ng bakuna kontra COVID-19 sa bansa, tulad kaya ng mga karaniwang mass vaccination program ng gobyerno ang magiging tagpo. Ang lungsod ng San Juan may simulation exercise sa para rito. Sa 120,000 na populasyon ng syudad, target nila mabakunahan ng 70% o 84,000 na taga San Juan. Naka-order na sila ng 100,000 doses ng bakuna ng AstraZeneca, sapat para sa 50,000 katao. Dagdag pang manggagaling sa national government, kaya wala silang nakikitang problema sa supply sa ngayon. Unahin muna yung mga nasa prioritization list and then everyone else will follow. So ako, I'm confident that those who will signify their intention to be vaccinated, kaya naming gawing 100% po yan. Ang San Juan Gym ang magiging pangunahing vaccination site. Maluwag daw kasi ito kaya madaling mapanatili ang physical distancing at tagusan din ang hangin. Sa simulation kanina, aktwal nilang sinubukan ng proseso. Bago ang pagtuturo, kailangan muna magparehistro. Magiging mabusisi rin daw sila sa screening para malaman ang kondisyon ng pangangatawan ng babakunahan. May counseling din kung saan ipapaliwanag na maigi ang magiging epekto ng bakuna at pagkatapos. Kailangan munang maobserbahan ng isang oras para malaman kung anong epekto nito sa binakunahan. Hindi pwedeng pilitin ang ating mga mamamayan. Kaya ang ginagawa namin, matinding education campaign para mawala ho yung takot ng tao sa bakunan. Malaking factors talaga dito. Kailangan tumaas yung tiwala ng mga tao sa klase ng bakuna. At you have to give them a brand that is trusted, that is internationally recognized. Di hamak na mas malaking populasyon ng Marikina na 450,000 at sa target na 270,000 ang babakunahan, batid nilang hindi magiging madali ang pagsasagawa ng vaccination program. Kabilang Marikina sa mga lungsod sa Metro Manila na may pinakamataas sa bagong kaso nitong nakaraang linggo ayon sa Okta Research Team. Maliban sa mga vaccination site kung saan pupunta magpapabakuna, pinag-aaralan din ng lungsod ang mobile vaccine carrier kung saan ang magbabakuna ang pupunta sa mga babakunahan. Isa sa ilalim sa masusing training ang mga vaccinator para rito. Handa namin yung mga vaccine carrier natin. They will be mobile. At tinitingnan din namin yung platform na kakailanganin dahil depende din sa type na vaccine na gagamitin. Pero ang pinaka-importante is yung care monitoring afterwards. Pagkasaksak ng vaccine, makita natin kung ano yung reaction sa kanya. Isa sa mga unang inaasikaso ng Marikina ang pagsigurong may paglalagakan ng mga bakuna kapag dumating na sa Pebrero. Kaya ngayon pa lang, handa na ang kanilang imbakan ng mga bakuna. Nakahanda na ang gagamiting storage facility ng lungsod ng Marikina para sa inaasahan paparating ng mga vaccine sa mga susunod na buwan. Meron ditong 5 refrigerator para sa kabuang storage capacity na 35 hanggang 40,000 doses. Meron din dito mga tinatawag na vaccine carriers na gagamitin ng kanilang mga vaccinators. Bawat isa sa mga yan, may mga cool packs or cool dogs at meron ding temperature monitor para masiguro na ligtas at nasa tamang temperatura ang mga vaccine. At ang gagamitin mga panturok, hindi mga pangkaraniwang hiringgilya, kundi mga tinatawag na auto-disable syringe. Okay. Nakita niyo yung line na yan, 0.5. Okay. Hahatakin niya lang siya hanggang dito. Hanggang dyan lang yan. Once na kasi ito, pinush ninyong ganyan, maglalak na siya. How important, anong significance ng auto-lock feature na yun? Yung dosage. Precise. Hindi bababa sa 100 vaccinator ang kanilang isasalalim sa training. Sa bilang na ito, aabuti ng humigit kumulang 1 buwan para mabakunahan ng unang dose ang target na populasyon. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.